how to get rid of people you hate or dislike very strongly. Paano nga ba iwawagwag ang sa buhay natin ang mga taong ayaw na ayaw natin sa kanila? Why get rid of people you hate? Bakit nga ba kailangan patalsikin mula sa buhay natin ang mga taong kinamumuhian natin o mga taong inis na inis tayo? People you hate or dislike very strongly make deep impressions on you. That's one of the reasons why it should be dealt with. Malalim ang ukit sa ating alaala, sa ating puso, sa ating isip na ginagawa ng mga taong ayaw na ayaw natin. They leave a mark, they leave a dent in your psyche. They hold your memory and attention. They dominate your thoughts. They become your masters. Ayaw man natin, nagiging parang amo natin ang mga taong kinainisan natin dahil napapaikot nila tayo. Nakakararamdaman natin ang galit at naapektuhan nila ang ating buhay. One classic example from the Bible is Haman, who hated Mordecai. Si Haman ay mataas na opisyal ng gobyerno. At ito naman si Mordecai ay isang karaniwang taong ayaw niya na magpakumbaba at ayaw niyang magbow dito kay Haman, because this Mordecai would bow only to the God of Israel. Mordecai was an Israelite and Haman was a foreigner, and the Israelites were prisoners in this land at this time. So itong Haman na to, ang taas-taas ng ranggo, ang yaman-yaman, makapangyarihan, pero may tinik sa kanyang lalamunan, may bikig sa kanyang buhay, at ito ay ang pagkamuhi niya kay Mordecai. Esther 3:5, when Haman saw that Mordecai would not kneel down or pay him honor, he was enraged. Ang taas-taas ng kalagayan mo sa lipunan, magngangalit ka dahil sa isang taong wala namang posisyon, pero yon ang epekto sa atin ng mga taong ayaw na ayaw natin. Napapababa niya ang ating pagkatao, nagagalit tayo, at kuminsan nagmumukha tayong mga katawa-tawa. You become a satellite of the person you hate. When you hate someone, you don't have your own course. You are just taken here to the left or to the right by people that you hate because they affect you so much. People you hate enter and stay in your consciousness, in your memory. Kung may nakatira sa ating puso, dalawa yon. Mga taong mahal na mahal natin at mga taong muhing-muhi tayo. Pareho silang nandun. Pareho silang laman ng ating isipan at pareho silang lagi nating naaalala. Alaala mo sila lagi. Pag may kinakamuhian ka, may lason sa loob ng utak mo, yung pangalan, yung alaala ng taong yun. Esther 5:11-13, Haman boasted to them, meaning his friends and family, about his vast wealth, his many sons, and all the ways the king had honored him. And that's not all, Haman added. I'm the only person Queen Esther invited to accompany the king to the banquet she gave. But all this gives me no satisfaction as long as I see the Jew Mordecai sitting at the king's gate. Everything was going his way. Inibita pa daw siya ng reyna at siya lang ang kasama ng hari at reyna ng naghapunan. Tumataas ang kanyang posisyon, gumaganda ang kalagayan niya sa lipunan, pero sabi niya, nababaliwala lahat ting nakikita ko yung Haman na yan, na nakaupo doon, inis na inis ako sa kanya. So people you hate are spoilers and eclipsers. And this early, I want to challenge you to think of your own Mordecais. May mga tao ba na pag naalala niyo, nakita niyo, nawawala kayo ng gana sa buhay, naiinis kayo, kumukulo ang dugo ninyo, nagngangalit ang inyong mga panga at ngipin, makita nyo lang na nakakalat doon sa inyong dadaanan. They cancel your happiness. People that you hate affect you, needless to say, with or without their involvement or awareness. Yung mga taong sobra natin kinainisan, wala naman silang ginagawa, hindi sila nagpapagod, pero may epekto sila sa atin. People you hate anger you. They uglify you, your looks and your behavior, and they set you back. Sobra kang pinapababa, iniaatras, pinipilipit ng taong kinamumuhian mo. Esther 5:9-10. Haman went out that day happy and in high spirits. But when he saw Mordecai at the king's gate and observed that he neither rose nor showed fear in his presence, he was filled with rage
against Mordecai. Nevertheless, Haman restrained himself and went home. Tulad ng mga iba na nating nakita sa nangyayari kay Haman, ang ganda-ganda ng araw niya, ang saya-saya niya, sobra siyang kinakasihan ng kapalaran, pero nakita niya bigla itong Mordecai, nainis na naman siya, nagalit siya, pero tinimpi ang galit. Sinupil ang nararamdaman, pero kumukulo sa loob ang kanyang damdamin, at umiwas na lang siya at umuwi. Nakakapagod mamuhi. Kung sino man sa atin ang may kinakamuhian dyan, nakakapagod yan. Nakakadrain. Nakakaubos ng lakas. Nakakatanggal ng poise, sabi nga nila. So, what should you do to people you hate? Or how to get rid of people you hate? Siyempre, pag may tinik ka, dapat mong tanggalin sa iyong lalamunan. Meron po akong kaibigan na tinik. Halos 2 buwan yung tinik na nasa lalamunan niya. Nagpa-opera na siya, sari-sari na ang ginagawa. Hindi matanggal-tanggal si tinik. There was this thorn lodged in his throat. And even despite surgery, it could not be dislodged. It was so inconvenient. Kumisan merong parang punyal na nakatusok sa inyong puso. Mahirap mamuhi. So what do? How do you get rid of people you hate? There's only one way. Forgive them if they had wronged you. It's the only way that works. You can try many ways. Even surgery. But the only way is to forgive. Colossians 3:13, bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. Does God give us this advice to forgive for us to become losers? No. God gives us advice to forgive so we will win. Because it's only in forgiveness where you can win. Hindi ka pwedeng manalo na galit ka. Hindi ka pwedeng manalo na namumuhi ka. Ang panalo mo lang, pag nagpatawad ka na, doon ka palang makakawala. The only way that you could get them off, that strongly remembered list, the only way that you could cut or lessen or minimize their negative connection to you, the only way that you could be free of and from them, is to forgive them. Proverbs 12:16, a fool shows his annoyance at once, but a prudent man overlooks an insult. Ang mga hangal daw, madaling mainis, at ipinapakita nga ang kanilang pagkayamot. Pero ang mga matatalinong tao, pinapalampas na lang yung mga nakakainis na bagay para hindi na sila maapektuhan pa. So be good, or at least be wise. Forgive. Kung napakabuti mo, magpatawad ka. Pero kung hindi ka mabuti, at least magpakatalino ka, magpatawad ka pa rin kasi ikaw pa rin ang makikinabang. Gusto mong mahalin ang kapwa mo, patawarin mo. Pero kung gusto mong sarili mo lang ang mahalin mo, magpatawad ka pa rin kasi ikaw pa rin ang makikinabang pag nagpatawad ka. What to do with people you hate? Forget them. Isaiah 43:18, forget the former things. Do not dwell on the past. Yung nagpapatawad lang ang nakakalimot. Habang hindi mo pinapatawad ang isang tao, hindi mo siya malilimutan. So kawawa ka naman. But you don't forget whatever or whoever you feel strongly about. So what do? I remember the boy, but I don't remember the Ganon, I remember the boy but I don't remember the feelings anymore. Pag naaalala mo lang pero hindi ka nagalit. No? Forget the feelings. It's impossible to forget people unless you have an amnesia. But you can forget the feelings. Yung feelings na masama, be free. Be free. What do you do with people you hate? Turn them into people you could like by giving them positive influence. Nakakainis pa sila, nakakamuhi pa na sila, edi subukan natin silang baguhin para maging nakakatuwa na sila. That's the greatest victory. When you turn an enemy into a friend, that's your greatest victory. When you turn somebody unlikable to somebody lovable, that they color and spice up your life, you really have won. Proverbs 25:21-22,
If your enemy is hungry, give him food to eat. If he is thirsty, give him water to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head, and the Lord will reward you. So, may kaaway ka daw, gutom, pakanin mo. Nauuhaw, painumin mo. Ang result niyan, hindi man agad-agad, pero kung lagi mong gagawin, mahuhulog ang loob sa iyo niyan. Hindi ka naiinisin, baka mahaling ka pa, yun ang tunay na panalo. Pero yung gutom, lalo mong ginutom, babangis lang yun, baka pati ikaw kainin. Gipit na, ginipit mo palalo, nangangailangan, hindi mo tinulungan, magtatanim ng sama ng loob sa'yo at maghihintay lang ng pagkakataong gumante. Pero kaaway mong mortal, biglang nagipit, walang dugo, dinonetan mo ng sarili mong dugo. Paano ka pa niya kakamuhian? That's why we say, if you can do it because you're good, do it. If you're not good, at least be intelligent, still do the same thing. At the end of the day, you win. How do you deal with people you hate? Change them. Change them positively. Change them with the power of God and with the power of your own love. And if not love, at least your own diplomacy. Then this world will be a better place. Turn them into people you could like by changing your mind about them. They are not likable. All right? Why don't you change your mind about them and you teach yourself to like them? To teach yourself to find things that you could like. It's your perception. And your perception gives you your feelings. So it's up to you. What do you do with people you don't like? Turn them into people that you could like by doing something good to them. People have spirits. We have souls. We react to good things being done to us. Proverbs 20:22. Do not say, I'll pay you back for this wrong. Wait for the Lord and He will deliver you. Huwag gumanti sa masama. Huwag gantihan ng masama ang masama. Dahil gagantihan ka niya uli ng mas masama. And you will never get out of this cycle. But break the cycle of evil will, of bad relationship with something good. And then you start something good going. You cannot change them. Change yourself. It's a lot easier. How can you change the world? That's too hard. But you can change yourself with God's help. How can you change people you don't like? That's probably impossible. But you can change your attitude towards them. When you do good to people, you begin to dislike them less and less. Try it. When you do good to people, you begin to even like them. That's why the prescription of the Lord is, gumawa ka ng mabuti sa hindi gumagawa ng mabuti sa'yo. Malaki ang pagkakataon sila yung magbago at bumuti sa'yo. At kung di man sila magbago, sa paggawa mo ng mabuti sa kanila, ikaw ang mababago. Magsisimula ka magkaroon ng simpatya, magkakaroon ka ng amor, magkakaroon ka ng malasakit, hanggang mamahal mo na yung tao. Doing good to others changes them, but more than that, it changes you. If there is somebody you dislike, do good to them, and you will notice that you begin to like them more and more. And then change happens. Matthew 5:43-44, you have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you.